Today, I decided to pursue one of my dreams. Hey guys, this is Daming. And ngayong araw, ay mag-a-apply ako sa teleperformance. And maaga akong umalis ng bahay, mga 8 a.m. sharp. And smooth lang yung biyahe since medyo walang traffic. Tapos ayun, dito na ako nag-almusal, kain-kain lang ng pandesal. Sayang nga, hindi ako nakapagbao ng kopi ko blanca. Sarap pa naman nun. Tapos ayun na, nakapunta na ako dito sa Fairview. Tapos, na-shock ako kasi sa SM, Fairview ako binaba. And gusto ko sa Fairview, siguro Fairview na din to. Tapos, based on my research, dalawa pala yung Fairview na teleperformance. Isa sa Fairview, tapos isa din sa Fairview Terraces. And hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kaya naisipan ko pumasok sa SM Fairview kasi first time ko sa Fairview. Then naligaw ako mga 30 minutes. Tapos naisip ako na magtanong sa guard. And sabi ko, ate guard, saan po dito yung Fairview na teleperformance? Tapos sabi niya, liko ka lang dyan, tapos kanan ka sa kaliwa, tapos kanan ulit, tapos sakay ka ng escalator. Tapos ayun, munti ka na ako maligaw ng mga 1 hour. Buti na lang, nagtanong ako sa guard. Kaya ipag ikaw, unfamiliar ka or naliligaw ka na, magtanong ka sa guard para i-guide ka nila sa direction ng gusto mong puntahan, lalo na wala kang dalang mapa. Tapos unfamiliar ka pa, tapos wala ka pang load, o diba maliligaw ka talaga pag hindi ka nagtatanong. Kaya magtanong ka lagi, hindi, okay lang yun, ako nagtanong, and hindi ako naligaw. Ayun, sinunod ko lang yung sinabi ni ate na itong escalator na to, ito daw yung dapat kong puntahan, tapos hindi ako nabigo. Nakita ko nga yung sinasabi ko or yung hinahanap ko, which is yung teleperformance. Tapos ayun na, nakita ko na siya. Medyo excited ako pumasok. Pero syempre, wag muna. Hintayin natin may pumasok na iba at saka nagpicture muna ako dito. Tapos tinignan ko din kung ano yung booth nila. Ayan, may nakalagay dyan. Hey there, they are great. O tapos ayun, chinek ko yung ano yung nakalagay dito sa bulletin nila. Kung paano pa mag-walk-in, syempre baka wala palang walk-in tapos nag-walk-in ako. So ayun nga, na-confirm ko na merong walk-ins dito sa Fairview, sa SM Fairview na pala. Ayan, i-click mo na lang tong link. Eh may link ba dyan? Hindi, i-scan mo yung QR code and mararouted ka sa website ng teleperformance. And click mo yung Fairview kung gusto mo dito and choose applicant on site. Tapos ayun na guys, nakapasok na ako dito sa recruitment hub ng teleperformance. Nagulat ako, ako yung unang-una. Bali naabutan ko pa si Ate Guard, sabay kaming pumasok. Tapos ayun, tinignan niya yung temperature ko, tapos hinanapan niya ko ng resume. Since kailangan ng resume if mag-a-apply ka on-site and kailangan mo din magdala ng vaccination card. Alright, tapos ayun na, paunti-unti, dumadami na kami. And ayun, yung qualification nga pala, kung gusto mo mag-apply na teleperformance or sa mga ibang BPO company, kailangan 18 years old and above ka na, and kahit senior high school or high school graduate ka is pwede ka dito. And kung kaya mo naman makaintindi ng English or medyo confident ka sa English mo, mag-apply ka kasi para sa'yo yung BPO. And ayun na nga, mga after 45 minutes, tinawag na ako for initial interview. Unang tinanong sa akin ng interviewer is, tell me about yourself. Bali, nagpakilala ko. Sabi ko, hi, I am Sammy Espejo, 19 years old, one of the aspiring applicant from Rodriguez Rizal. Tapos, sinabi ko yung mga traits ko na I'm an extrovert, driven person, hardworking, and passionate to everything that I do. Tapos, yung second question naman sa akin is, are you planning to go back to school, if ever? Siyempre, ako, deep inside, gustong-gusto ko bumalik sa school and makapag-aral. Pero, not now, hindi pa ngayon. Someday, babalik ako. Pero, hindi ayun yung sinabi ko dun sa interviewer. Kasi, pag sinabi ko yun, baka hindi na nila ako ipasa at ibagsak na nila ako. Kaya, yung sinabi ko is,
No, I don't have plans to go back to school and study again since being a senior high school graduate makes me a globally competitive with a college degree holder. And yung third na question sa akin is, why did you choose teleperformance and what is BPO company? Madami pa siyang tinanong sa akin, such as, are you amenable work on shifting schedule? Are you willing to work on site? Tapos anong type ng vaccine ko? After ng interview, pumunta na ako sa isang facilities kung saan doon ako magte-take ng assessment. And first, yung ginawa ko is nag-sign in ako gamit yung email ko para ma-record yung assessment. And after that, nag-start na akong mag-assessment. And yung assessment nga palang tinake is AMCAD. After 30 minutes, nakalabas na ako ng facilities and natapos ko na din yung assessment, which is yung AMCAD. And ayun, pumunta ako dito sa bench para mag-wait kung ano yung magiging resulta ng assessment pati ng initial interview ko. So yung ginawa ko sa AMCAD, it is consist of 6 section. Yung una doon is yung English fluency ability. Bali dito, yung computer is magsasalita siya and dapat gagayahin mo yung sinabi ng computer. It's like repeat after me. For example, yung computer sabi niya, I want to purchase these shoes. Sasabihin mo din, I want to purchase these shoes. Tapos meron pa dong mga padamdam or pa question mark, dapat masabi mo din yung mga emotion na yun. For example, how much it is? Tapos sasabihin mo, how much it is? Dapat nagtatanong ka din kung nagtatanong din yung sabi ng computer. And yung next naman na section is listening abilities. Dito, makikinig ka ng conversation about dun sa dalawang taong nag-uusap. Dito, nagtitake down notes ako kasi may mga time, may mga date, tapos may mga pangalan. So, pag hindi ko tinake down notes yun, baka mamali ako. Tapos, after ko makinig, tapos makapag-take down notes na din, may lumabas na 5 or 10 questions about doon sa conversation na yun, nagtatanong what time is it, who is that person, who is the person with ganon. Tapos, ay naman, ABCD naman siya. Oo, kaya medyo tricky pa din siya, baka malito ka. Kaya dapat nag-take down notes ka, tapos detailyado talaga. Or dapat nakikinig tayo, we should pay attention about that conversation para makapasa tayo dito sa listening abilities. Medyo nahihirapan din ako dito. Buti na lang nag-take down notes ako. Pero pwede naman yun, sabi ng instructor. Tapos yung next naman is yung personality test. Dito naman, i-arrange mo yung sarili mo from strongly disagree, neutral, agree, from strongly agree. Dito naman is may question mark dun na mga of 250 ata. Tapos may mga tanong doon. Do you find yourself motivated when you are work with a team? Tapos sinagot ko, agree. Tapos pwede mo ding isagot na strongly disagree, or kung ayaw mo, pwede mo sabihin strongly disagree. Tapos may mga questions pa doon na, do you find peace when you are alone? Tapos ikaw, bahala ka kung paano mo i-rate yung sarili mo. And yung fourth naman is yung typing test. Dito sa typing test, may lalabas na essay or mga poet sa screen mo. Tapos, itatype mo sila. And may countdown yon, which is 1 minute lang. Kaya dapat mabilis tayo mag-type para makapasa. Kasi feeling ko pag binagalan ko, baka hindi ako pumasa. At saka, hindi pa naman ako sanay sa keyboard. Masanay ako sa cellphone. Siguro pag sa cellphone yun, bilis ko na mag-type. And yung second to the last naman is yung freedom of speech or free speech. Yung computer is magbibigay siya ng topic about sa mga bagay or mga nangyayari. Tapos, bibigyan kanya ng 30 seconds to think about that topic. Tapos, bibigyan kanya ng 45 seconds to answer or give a speech about that topic.
For example, anime, bibigyan niya ako ng 30 seconds para mag-isip. Tapos ayun, nag-isip-isip ako. Tapos after noon, may countdown na agad, 45 seconds. Tapos magsasalita ka about sa topic na binigay sa'yo ng computer, yung sa anime, ano yung anime. Ayun. Tapos yung last part naman is logical reasoning. Dun naman, medyo may pagkamat. Kukomputin mo kung anong oras siya dadating. For example, yung delivery time is last 1 hour ago pa. So, anong oras dapat siya na-deliver? Tapos, yung sukle, kunwari, 1,000 yung pera mo. Tapos, yung binili mo, 700. Magkano sukle mo? 300. Tapos, may mga shapes pa doon, like mga bilog, triangle. Tapos, kailangan mo yung sagutan. Pero at the end, kagalingan natin kasi kailangan natin magtrabaho at kailangan natin ipasa yung assessment na to. After ng mahabang paghihintay, tinawag na din ako ng HR para sa result and she congratulate me that I passed the initial and the assessment. Kaya ayun, pinaupo niya ulit ako tapos sabi niya mag-wait na lang daw ulit ako na tawagin yung name ko para mag-proceed na sa final interview. Ayun, medyo kabado ko. Last part na kasi yun kasi finals ni andi dito na tayo. Kailangan na natin galingan yung best natin and syempre nagme-memorize din ako kasi alam ko na baka may out of the blue questions, may mga out of the box questions. Syempre need natin mag-prepared and also hindi sapat na confidence lang, dapat nagdadasal din tayo. Kaya ayun, medyo nagdasal ako dyan onte and ayun, tinawag na yung pangalan ko at lumipat na ako dun sa ibang room, which is yung room na yun is maliit lang siya, tapos ako lang mag-isa at sobrang lakas ng aircon. Grabe, pinagsama yung lamig, nginig, tapos kaba. Ang bilis din ng tibok ng puso ko since ito na yung the moment of truth. Final interview na to eh. And dapat ibigay natin yung best. Dahil may mga taong naniniwala sa kakayahan natin. Kaya kakayanin natin to, tiwala lang. This time, hinihintay ko na lang yung interviewer ko. Kaya bye-bye muna. Guys, after 20 minutes, sa wakas natapos na din yung final interview and biruksan ko kaagad yung pinto since sobrang lamig at nakahinga na ako ng maluwag and nawala na din yung kaba ko that time. After nun, dumiretso na ako nun sa lobby para magtimpla ng kape, pampainit ba? At maghintay na din ng result kung ano nga ba yung result ng final interview. So, ano-ano nga ba yung tinanong sa akin kanina sa final interview ko? Unang-una, syempre, hindi mawawala yung introduction or tell me something about yourself. So, nagpakilala ko. Una kong sinabi nun, thank you so much for having me today. Nice to meet you, sir. My name is Sammy Espejo Daport, 19 years old, one of the aspiring applicant from Rodriguez Rizal, and I graduated senior high school. Tapos sinabi ko din yung mga traits ko na I'm a driven person and I'm an extrovert person who love talking to a different person. Tinanong ulit ako nun kung are you planning to go back to school? Siyempre sinagot ko no, kasi pag nag-yes ako nun baka maligwak na ulit ako. Nagtanong ulit siya, what is customer service? Tapos sabi ko, for me, customer service is an act of serving people with respectful manner and the duty of customer service is to provide care, assistance, and solution to the customer concerned. Tapos may pa-follow-up question siya about dun. Sabi niya, what is good or excellent customer service? Tapos sumagot ako nun, I think that excellent customer service is happen when the customer is more than satisfied to the service that you provided. And for me, the key to achieve excellent customer service is to build good communication relationship with the customer by paying attention to their concern and acknowledging their emotions such as frustration, disappointment, or anger, because I do believe that all of the feelings and emotion that we have should be validated no matter what it is. Siyempre, minemorize ko yun kasi BPO yung ina-applyan ko and it's all about customer service, kaya dapat may background tayo about sa customer service. Nag-memorize din ako nun ng why should we hire you and how will you handle irate customers. Siyempre,
sasabak tayo dito ng may knowledge. Pero ito na nga, tinanong ako ng out of the box question. Yung tanong sa akin is, if happiness is a currency, how rich you are? Medyo nag-loading ako dun mga 5 seconds kasi na-loading talaga ako. And by the way nga pala guys, tinawag na ako ng HR and nakapasa po tayo sa final interview. Pero hindi pa po yun yung pinaka-final kasi may account validation pa and magte-take ng Versant. After 30 minutes na pagtitake ng Versant, naisipan kong lumabas para mag-ikot-ikot. So, ano nga ba yung tinake kong Versant? Bali yung Versant is binobuo po siya ng 6 parts. Yung unang part is reading. Bali, sa screen is may magpa-pop up na words or sentence and babasahin mo siya. Not too soft and not too loud. And the second part naman is repeat. Bali, yung computer is magsasalita siya and gagayahin mo lang yung sinabi niya. Third part naman is questions. Bali, yung computer is magtatanong siya sa'yo and papapiliin ka niya sa dalawang choices. For example, is the candy sweet or salty? Ang candy ba ay matamis or maalat? Sasagot ka ng sweet or the candy is sweet. Fourth part is sentence builds. Dito naman, yung computer is magsasabi siya ng mga words or phrases. Tapos, i-arrange mo siya to create a sentence. For example, sabi ng computer, was reading my mother her favorite magazine. Tapos, aayusin ko siya. My mother was reading her favorite magazine. Fifth part is story retelling. Bali dito, makikinig ka ng 3 brief stories and ireretell mo yung mga nangyari sa stories na yon. And yung last part is open questions. May 2 questions na napapanahon tapos sasagutin mo siya within 40 seconds. After ko mag-ikot-ikot is bumalik na din agad ako dito sa teleperformance. Time check 6:45 PM na and madilim na sa labas. Pero hindi pa ako makauwi kasi hinihintay ko pa yung result ng final assessment. And umaasa pa din ako na sana may chance or sana makapasok ako sa teleperformance this time. After nun, tinawag na yung pangalan namin isa-isa at pumunta kami sa isang facilities. Doon ko nakilala si Ate Dani and sobrang bait niya, pinahirap niya talaga ako ng ballpen kasi hindi ko dala. Guys, ito na nga yung result. Pasada tayo. Ngayong araw din mismo yung sign-in contract, pati yung job offer. Medyo hindi pa talaga siya nagsisink in kasi parang kani-kanina lang, nanginginig-nginig pa ako sa kaba tapos sa sobrang lamig ng aircon. Pero ngayon, di ako makapaniwala na J.O. na agad, job offer na, tas may trabaho ka na agad. Sobrang legit ng one-day process application, malalaman mo agad yung result. After nun, nagkaroon kami ng brief discussion about sa job offer. May color green din na folder na kasama. Akala ko brochure. Hindi pala, mga documents pala yon and kasunduan na kailangan pirmahan. And most of it are confidential. Guys, kung nakaabot ka sa videong ito, perhaps it is the sign para magtrabaho ka dito sa teleperformance. Sana nakatulong ang video na ito para sa'yo. Always believe in yourself na kahit na may mga taong nagda-down sa'yo at hindi naniniwala sa kakayahan mo, magpatuloy ka at huwag sumuko. Kasi it doesn't matter kung anong sasabihin ng ibang tao. Ang mahalaga ay ginawa mo yung best mo at gumawa ka ng paraan para i-pursue at maabot yung mga pangarap mo sa buhay. And I know that we are all worthy to become a successful person in life. And always remember na hindi ka nag-iisa sa hamon ng buhay. Kasi we are not fighting alone, but we are fighting together with the people who believes in us. Kaya huwag kang susuko at mawawala ng pag-asa. At saka huwag ka din makikinig sa mga negatibong sinasabi ng ibang tao about sa'yo. Magtiwala ka sa sarili mong kakayahan at unti-unti mong abutin yung mga pangarap mo sa buhay. And thank you so much sa panonood ng video. I hope na may natutunan kayo at na-enjoy nyo yung video na to. See ya to my next video. Bye!